She's sweating. Thank you. Channel. It's been a while. Today, kakaiba yung gagawin kong vlog. Maliban sa meron akong videographer na si Bernadette na aking kaibigan. Na kasi wala ako sa kusina today. Wala din ako sa bundok for a training. So, today meron akong makakasama. Like me, she's an OFW. So, gusto niyang i-celebrate yung kanyang isang dekada dito sa Hong Kong. So, I hope na para sa ating mga madlang OFW netizen yard, meron tayong makukuhang take home after watching this video. Everyone, Bea Abalora. Bea Alonso. Welcome to my vlog! Hi! Nasa hot seat ako ngayon. I have no idea actually anong gagawin niya sa akin, guys. Hindi niya alam. So, a little background lang. I met Bea in 2014 yeah. In the community. Mas lalo ko siyang nakilala nung nagkasama kami sa Cebu for World Singles Congress. And nagiging household leader ko siya for a while. So, yun. So, ayun na! Are you ready? Actually, napag-usapan na namin to before, pero ngayon lang kami nagka-chance na talagang gagawin na namin. Kinakabahan ako. How are you? She's sweating. Okay. So, then you were how long? 3 years. 3 years kasi. Yeah, 3 years. Pero all in all, as an OFW, how long ka na wala sa Pilipinas? Oh, been almost 15 years. So almost 15 years. So mali yung source ko. So, it's okay. Yung source ko kasi said, it's a prank. It was a prank. But anyway, yeah. Kaya tayo nandito ngayon kasi gusto talaga niyang i-highlight yung kanyang 10 years in Hong Kong. Yeah. O diba? Isang dekada ka na. Yeah. Anyway, so to start, naku, dahil 10 years ka sa Hong Kong, babatuhin kita ng madaming tanong. Actually, hindi nang galing sa akin mismo yung tanong. Oh my God. Tinatanong okay. Mo yung mga, marami kang mga babies eh. Babies sa community. Yeah. What is the thing that you like most in Hong Kong? Nagtagal ka ng 10 years. What is the thing? Oh, the thing that I most like is the community. Having the community here is the most I really like and love. I enjoy to have community here in Hong Kong. Yeah. Okay, so speaking of the community, ano nga ba yung community na? Oh, the community is all about the Christian group community. Missionary Families of Christ. Yeah. We are in a single ministry. Yeah, yan! Single na single yan! Yeah, single. Kopya dito. First question. Oh my dahil God. Dahil single ka, ang first question, kailan ka daw mag-aasawa? Oh. Kailan ka daw mag-aasawa? Hindi ko siya masagot eh. Kasi wala naman yung mapapangasawa. Wala nga jowa eh. Hello? Actually, it's another prank. It's a joke. May nagtanong pero hindi talaga yun yung serious question. Okay. Actually, ito yung question talaga. So, magbabasa ako. Again, welcome to my vlog. Yeah, and then, ito na yun. So being here in Hong Kong for 10 years. Yes. Nakadalawang employer ka na, 'di ba? Yeah. And you're counting more because kakasign mo lang ng contract. Yes. Congratulations. Thank you. For a new contract. Thank you. So ito yung tanong. Kaya humanda na yung mga angels na nagpaunlak ng mga tanong para sa kanilang malalaman ko rin. Malalaman. Lagot kayo sa kanya. Anyway, what drives you to work as an OFW for this vlog? What drives me? Pakitagalog?
ano, actually, ano, kasi, yung pagpunta ko rito sa Hong Kong, isang ano, offer lang naman siya. Offer from a relatives, yun. So, parang it is like a job offer para sa akin. That parang, that time kasi I was having a work in the Philippines din naman yun. So, parang ginagrab mo yung opportunity. Yeah, yun yung working, grab opportunity ko lang. So, yun lang yun. Kasi yung iba, ang sinasabi, siyempre, mas malaki ang sahod for my family. Hindi so naman. Hindi naman actually ganun. Oh, so hindi pala siya actually ganun. Opportunity na baka sakali makapag-asawa rin. Oh! Pero walay din, walay. Okay. Very timely na nagkaroon tayo ng vlog today. So, and may nagtatanong dito na if ever nakikinig ang tatay mo ngayon. Or napapanood to ng tatay mo ngayon from heaven. Ano yung sasabihin mo sa kanya? Siyempre, masyado naman to. Ano? Ang hirap ng question. Pero I did talk to siya. Sabi ko, I'm so proud ka sa akin. Kasi I'm the one who stand as a father. Alam niyo naman, mababait ang mga kapatid kong lalaki. Ako ang tumatay yung ina at tatay ng ano. Like I said, I'm the winner of my partner. Pero nasabihin ko lang siguro sa kanya, bakit ganito yung mga anak kong lalaki? Medyo magtatampo ako. Bakit ganito sila? Pero hindi naman. Overall, I am proud na siya yung naging tatay ko. And at the same time na nagawa ako naman yung tungkulin ko bilang anak niya. And I provide. And I'm thankful for that. Yes! I'm sure. Proud na proud yung tatay mo sa'yo. Napahiyak pa namin. Pasensya na. Okay lang yan. Happy Father's Day to all the fathers. Brother. And happy Father's Day to all my siblings. And to my papa in heaven. Happy Father's Day. Thank you for the guidance. Okay, Lilo muna tayo. Pwede ba love life muna? It might seem crazy what I'm about to say. Medyo malungkot na. The sad thing is, the most sad thing is very normal, no? Kapag wala ka ng pera. The thing that you are on OFW at you darating ka sa punto na wala kang pera. Oh, that's so true. I agree with her. Empty pocket ka talaga, girl. Hintayin mo yung sahod mo, girl. Wala kang magawa. Well, aside from that, isa yon sa, syempre, ikaw yung nagtatrabaho. Tapos, empty pocket ka. Kasi, lahat naman tayo, ang aim natin is baka provide para sa family natin. Exactly. Kumbaga, yung feeling na isusubo na lang natin, ipapadala pa natin. So, what is the biggest challenge na na-encounter mo while working in Hong Kong na hindi mo makakalimutan? Oh, the biggest challenge related with family or just work? Whatever it is na kinoconsider mo na biggest challenge mo na nandito while you're working here in Hong Kong. Oh my God. Na hindi mo makakalimutan. So, yung panagbintangan ako ng ako ko na nakuha ko yung relo niya. Yeah. I was innocent by that time. Yun, pinagbintangan niya ako noon. By that time, wala akong kamalay-mana. It was incident happened. Pero nag-sorry naman siya na napatunayan na wala akong kasalanan. Kasi sila rin naman mismo nakakita.
my God, hindi ko makakalimutan yun. I can't imagine. Parang ano talaga ako noon. Nawala talaga ako sa sarili ko noon. Pero through prayers, syempre nakakalungkot yun. Oo naman. Hindi ko man na-experience yun. Pero siguro sa ibang nating mga OFW kasama, na-experience na yun. So, how did you survive? Pagdating sa ganun, paano mo siya... Actually, nawalan ako ng panlasa noon. Nung sinabi niya ako, iniisip niya... Umabot talaga sa punto, hindi ka nagkakalasa. Hindi ako nakalasa, nawala ang lasa ko. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Pag kasi pinipilit niya akong aminin mo na. Sabi ko, what? For 6 years here, I never do that such thing. Sabi ko pang ganun. Di ba nagdrama-drama ka? Magirap pa pag-English, ano? Justin, sabi ko kanya. Pero no, ano talaga ako. Pero through prayers, I overcome. Through prayers. And it's true. Kahit ako, when I had also my yung pinakamasakit na pinagdaanan ko, and I break my contract. Believe in the power. Talagang yun ang hinuhugot ko talaga yung dasal. So yun dasal ang nakakatulong sa atin. Diba? Yun lang man ang ating hindi ko makakalimutan greatest yun. Thought. Kasi first time ko yun eh. Siyempre, next time. Kahit sino naman, diba? Never mind. Hmm. Anyway, sorry to make you sad, but the next question, mag-move on tayo. At least, napatunayan naman ni Bea na, napatunayan niya sa mga boss niya na hindi nga siya ang pumunta. And then it was settled. So far, what is the best thing being an OFW? The best thing is you are provider. So actually, lahat naman tayo naman tayo OFW. The best. Ayun ang tinatanong ko kanina, saan ka humuhugot ng lakas to survive? Sa lahat ng mga pinagdaanan. As an OFW, sa dami ng pinagdaanan. Iniisip ko yung nanay ko. Oh. Okay. To survive, kanino ka bumabangon? Para sa nanay ko. Ganun. Kasi, itatrabaho ako. Actually, dumating ako rito. Pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para sa sarili ko, but for my family. Sinulat ko siya. Sinulat ko yan eh. Kasi nga, di ba, sabi nga, kapag kailangan alam mo, yung purpose mo, pag pumunta ka rito, pag nag-work ka abroad. So, kanino ako bumabangon? Para sa nanay ko, because I want to give her a beautiful life. Hindi naman material, just about material thing. I want to experience once in her life naman. Yung mabigay ko, and I'm proud of that as being a daughter, na makikipinasaya siya sa bilang yung pag-facebook, yung pagsasakripisyo bilang anak. Yun, masaya na ako nung na may bibigay ko yung pangangailangan nilang lahat. Oh. Panalo ka naman doon. Me personally, lahat tayo. I really admire your love and support for your family. Hindi madali yung role mo. Oo naman. As nag-iisang anak na babae. I can relate that talaga sa akong babae, pero parang mas mabigat yung obligasyon mo. Correct. Ikaw na yung nanay, ikaw na yung tatay. Okay, at saka, personally, nakasana all talaga ko. Sana ganun ang relationship. Lahat ng daughter and mother relationship ay pareho sa inyo ng nanay mo. And I've witnessed that kung paano ang relasyon mo sa nanay. That's because of your love. We are not perfect. Yes. So, all along, may mga bashers tayo. Para tayo ng pista, di ba? Oh, I myself also, course, naging basher ni Bea. Yeah. And the reason why I sent her a letter, I don't know if she remembered, but I sent her a letter. Yeah. It's a love letter for her. Pero parang ano yun, parang isang ate. Parang isang ate na hindi ibig sabihin na binabash ko siya, hindi ko na siya pwedeng kausapin. Yeah, she loved the sinner, not the sin. Love the sinner, not the sin. So yun yung word namin for today. Yes. Hindi pa tayo bumababay ha, wala pa tayong takeaway ha. Nakakalahati naman tayo, so yun. So, ito na yung next question. Oh, anyway, dahil nga sa may mga bashers tayo all around. Hi, basher! paano may na-handle yung mga bashers? Of course, it affects us, yeah, right? Of course, apektado tayo, lalo na yung nagtatrabaho tayo, busy, tapos merong nasasabi, meron ka na may hindi, meron ka siya, gani siya. I know it's normal, but how will you deal with it? I deal with it? Actually, I distance myself from them. I delete na.
I don't mind them, whatever they say. So whatever behind my back, I don't care. Whatever, what if babalik sila? I mean, like, I forget everything, and then it was like, hi, Bea, how are you? Of course, I will accept them from my mind, diba? Tao lang din sila. We have own role in our life. Kasi meron naman tao. We cannot please everyone, you know? We cannot please them to stay with them, with us, no matter how we are, no matter how we act in front of them. But the thing is how you will treat them. As a good person, treat them as a good person as you are, not as they bad you think they are. Diba? Oh, diba? Ayun! Nag-iisip ako kasi talagang magaling siya mag-Tagalog. Ako hirap na hirap ako mag-Tagalog sa tuto lang. But I tried my best. Anyway. Yun. Okay, next question. Ganun lang talaga. So far, siguro ganun ang gagawin din sa mga bashers. Pero some bashers also, it helps us na to realize kung sino talaga tayo. So, may mga bagay na makakatulong sa atin when they bash us. May mga bagay din na if you think it's not helpful anymore, then better let go and move on. Yeah. Okay! Medyo bumibigat na yung puso ko. Meron pa ba tayo serious question dito? Seryoso na ba talaga? Eto, sino kaya ano sa tingin mo, ano yung pinakamalaking kasalanan mong nagawa sa sarili? Sa sarili ko, unting kasalanan. Teka, isipin. Nag-iisip. Wow. Kasalanan. Siguro hindi naman kasalanan yung ano, yung magmahal. Ay! Paano naging kasalanan yung magmahal? Hindi, joke lang. Ano? Kasalanan? As ano? Maybe, nagmahal ka ng todo. Oh, yun. Siguro yung too much love. Too much love will kill you? Hindi naman. Too much love will go, makes you ano, vulnerable. I mean, you may feel lost. Siguro yun lang yun. Yung masyado kang nag-focus. Siguro pero hindi na makasalanan magmahal. Hindi na makasalanan magmahal. The thing magmahal. But I learn from it. We thank God kasi na-experience natin magmahal. Yeah. Hindi makasalanan magmahal. Hindi kasalanan yun. So, ano ba yung kasalanan? O sige, mag-move on ako sa next question. Walang kasalanang naganap. Pero so far, para sa kanya, ang pinakamalaking kasalanan niya daw sa sarili niya ay magmahal ng polo. Sobra. Sobra. Next time, wag nang sobra. Okay lang, kasi doon tayo natutunan. Yeah. Naka-relate siya. Doon tayo natutunan magmahal. Kaya siguro takot. Ay, hindi naman ako takot magmahal. Diba? Umingiti na kaya yung ating videographer or nangangalay na yung videographer namin na todo effort. Shout out naman sa aming videographer. Salamat. Okay, next question. Oh my God. Q&A. Ano naman yung pinakamahalagang nangyari sa buhay mo dito sa Hong Kong na hindi mo makakalimutan? Oh my God, that was so emotional. Sige, take it away. Ang pinakamahalagang nangyari sa buhay ko dito is to be surrounded with the people who will help you through ups and downs and within your empty pocket na. Yun, isa ito yun, sa mga tao na yun, hindi ko na sasabihin yung pangalan nila, but I really, really appreciate everything that you've done to me. Thank you so much, guys, kung sino man kayo. Pero alam ko, makikita nyo itong video na to, pero I thank God for sending you to me in my life. And thank you. Nga, kasi mahirap din. Kayo, nagot lang yung mga tanong ninyo mamaya. Kasi, pero that's so true. Kahit ako, as an OFW, ang hirap talaga na, syempre wala kang family dito. So yung tinitreat mong family, aside from the community, kinoconsider mong kapamilya is yung mga totoong tao na nakapaligid sa'yo na no matter what happened, kahit may pera ka ba o wala, may pinagdaanan ka o wala, nandyan sila for better or for worse nga daw sabi nila. Yeah. So, me also, I thank God for having friends, having real friends. If you look at the mirror right now, what would you like to say to the person in front of you? To the person, who's the person? You look at the mirror. Myself. What is your message to myself? Yan ang question eh. Ah, yeah, what was your message to myself? For me, a lot. Siguro sasabihin ko ang ganyan. I just keep going. Padayon lang po!
Patayo lang, yun. Yun lang, so, you keep going lang. Life, it's just like that. Ganon. Habang nandito ka sa mundo, may pag-asa. Yes. Keep on doing good and keep on serving God as long as you breathe. You still, there's still hope. And always remember that God is with us. Yun. Padayon lang, good. Okay, so yun. Lagot yung nagtanong yun sa kanya. I will tag you later. Anyway, siguro ito na yung final question. The hardest one. It is the... Alam ko, being an OFW, hindi madali na, syempre malayo sa family and ma-experience. Hindi natin alam kung anong magiging experience natin sa lugar na pupuntahan natin. Siguro, agree man kayo o hindi, mag-agree na lang kayo na mahirap talaga magiging isang OFW. So, ito na lang yung question ko. Sa loob ng 15 years, right, being an OFW, ano yung pinaka-importanting bagay na nagawa para sa sarili? Oh. Kasi lahat tayo, laging ang goal natin kahit na nag-abroad, kahit para sa family, para makapag-provide para sa kanila, ibibigay yung mga gusto nila, pati luho nila, ibigay na natin. I think some would not agree with me na pati luho ibigay. But some are doing that kasi nga, in the absence of our presence, kaya ginagawa nila yun. Which is, I understand. So, ano naman yung pinakamahalagang bagay na nagawa para sa sarili as an OFW? As an OFW, siguro yung pinakamahalagang bagay niyo, ingatan niyo yung sarili mo. Hindi lang yung physical, pati na rin yung puso mo. Mental health and your heart and your soul, di ba? Alagaan mo yung sarili mo kasi walang ibang mag-aalaga niyan kundi ikaw. At syempre, keep the faith alive and burn. Kailangan ganun. Kailangan meron kang laging Diyos. Kasi kung wala yun, you will be like, parang ligaw na bala. You will be like that. Parang ligaw na, ano ba ang tawag doon? Ligaw na damo. Oh, di ba? Okay. Kailangan maging ano ka eh. Maging matatag ka. And you need to have faith. Ano yun? Pinakamahalaga. Tama ba ako? Yun yung pinaka, para sa akin yun din ang pinakamahalaga. Oh, yun. Faith. Saka, love yourself first. And the rest, and all the good things will follow. Yes, and it's true. Totoo yan. Yes. For me, kasi I've been an OFW also for longer than Bea. Yeah. Siguro ang masasabi ko, at this point, bago mo ma-realize yun, at this point, ang masasabi ko lang na you have to treat yourself. Kasi ikaw yung nagtatrabaho. Mm. So, from time to time, huwag mo naman masyadong gipitin yung sarili mo. So, you yes. have to treat yourself once in a while. Kahit isang ice cream lang yan, pwede na. Basta you have to treat yourself. Parang make yourself special. Pag payday, okay? Yes, pag payday. Yeah, yun, pag payday. May maxi joke. Okay, kayo na lang mag-research kung ano yung March 6. But anyway, ano nga bang lumabas sa March 6? Hindi ko na kakita. Anyway, so this is our final question. Oh my God, I thought that was the last one. May final pala. Okay. Ano yung mensahe mo? Bago ako may final, meron kasi ako napapansin kay Bea. Alam ko, bit-bit niya to lagi. And siguro, isa to sa mga bagay na worth sharing para sa mga ating mga OFW, madlang OFW netizen na meron siya. Kasi even yung aking videographer merong ganito. Pero gusto kong alamin kung ano, alam kong anong laman dun eh. Kasi nakikita ko. So walang iba. Alam ko, sabi ko sa kanya, dadalhin mo. May pinapadala ko sa'yo, di ba? Ano yun? Ano yung pinapadala ko sa'yo? Hindi ko alam. Meron kasi siyang listahan. Meron siyang listahan na dinadala, bit-bit niya yan wherever she goes. So gusto kong makita para papakita na din sa ating mga madlang netizen. Ano yun? Notebook? Yeah, it's a notebook. Ito yung notebook niya. Focus mo, Dad. Hindi ko na titingnan kung ano. I-explain ko na lang kung ano meron. Kasi I remembered, nag-hiking kami. Tapos after ng hiking, because to the information of everybody, kung meron ako isang bagay na
talagang humahanga ako sa kanya is yung nagba-Bible study. Ang galing niya pagdating sa dugtong-dugtong ng hibla. So, we are doing liturgical Bible studies every Sunday. And siguro sa lahat ng mga sa aming MFC singles, makikita nyo na kasama talaga siya. Alam nyo anong laman nito? Nagulat ako pagbaba namin sa hiking. Pagbaba namin ng hike, bumunot na siya ng papel. Meron na pala siyang listahan. Nandito po nakasulat lahat ng hibla ng aming Bible studies. Akala ko listahan to. But hindi ko alam na very observant ka pala. I thought that my wallet you're looking at. Nandito po, meron talaga siyang notebook. Hindi ko alam kung LBS lang ba talaga ang nandito. Hindi rin! Baka may diary din siya dito. May mga listahan ka ba dito? Kung wala mga babayarin. Wala naman siya. Kasi alam ko, very confidential. Siguro sa mostly of my OFWs na nakilala o nakikita, meron silang listahan. Listahan kung saan napupunta yung listahan ng utang. Listahan ng utang. Listahan ng mga babayarin. Listahan ng bills. Yung aming choreographer, alam ko meron siyang listahan. Yeah. So, isa sa mga worth sharing na tip namin para sa mga OFW, maglista po tayo. Ako nag-start ako pero always fail, but I tried my best na ilista lahat ng expenses, lahat ng try natin na huwag tayo mag-spend more than sa ating sweldo para hindi tayo uuwi. So, yan. Oo, hindi tayong... Yan! So, isa yan sa mga worth sharing. But anyway, mahalaga talaga ito yung notebook na to para sa... Hindi mawawalay sa akin. Pwede ba buksan? Isang page na. It's my birthday ang nakalagay. So, birthday niya is October 4th. So, matagal pa yun. Siguro matagal na diary. Yeah, so, thank you. Yun na yung last question. So far, yun yung aming last question. Pero meron kaming, siguro, masasabi kong this is your takeaway for this vlog. So, yeah. I would like to ask Bea Abalora for that final word or final message para sa tingnan natin kung ano yung mga final message na nilalagay dito. Okay, ano yung mensahe mo sa mga kapwa nating madlang po at love po? Hindi lang dito sa Hong Kong, all around. Kasi ang dami-dami nating OFW. So, ano yung mensahe mo para sa kanila? My message is, kasimple lang, know your purpose, why you are here, why you work abroad, alamin mo yung purpose mo. And then always bring God to everyone, especially those people na mamimit mo. And be a good instrument, be a good servant then as a household bilang mag-iano lang tayo, totoo tayo sa trabaho natin. And then ingatan ang sarili natin, mahalin natin. And first of course, you have to be independent, being alone. Huwag humanap ng pag-ibig. Yung pag-ibig kasi madali na lang yan eh. Kapag ka para sa'yo, darating yan. Kasi mostly, yung mga nagiging goals natin kapag nagwo-work abroad, you seek for love. Of course, normal naman yun. Pero most important things is you need to know your purpose, why you are here. Diba? Para naman umuwi ka nang hindi ka bigo, mahotaloan, huluhaan, yun niya. Para umuwi kang hindi lipmaan. So yun. That's so true. So for me naman, as an OFW, siguro tama si Bea, know your purpose. Kasi when I came here, parang ano pa ako eh, in denial ako sa purpose kung bakit tinake ko itong opportunity na mag-abroad. Knowing na, syempre meron akong career na iniwan. It took me 2 years before ko na-realize yung purpose ko. And then, when you accept that purpose, then it's a lot easier for you to adjust yung trabaho, yung stress, kasi alam mo yung goal mo. And know God's plan for you. So, tsaka, most of all, talagang pag may mga, you've been through a lot of things, kasi hindi natin alam, pagdating natin sa country kung saan tayo, hindi natin alam kung ano madadagdag natin. Pag hindi na natin kaya, hands up talaga. Siya lang din ang nakakaalam. Surely, he will go and provide for whatever purpose na gusto niya. So,
yun lang, it's a wrap. Thank you for joining me today, Dea Abalora. Finally.